Ito po yung ika-cutting list natin ngayon. Medyo maliit lang tong project na to. Pero papakita ko na din sa inyo kung paano pa natin titipirin ang ganitong klaseng disenyo ng sa roofing. Bali, matagal ko na tong sinukatan. Kaso ngayon lang siguro nagkaroon ng pera yung may-ari. Kaya ngayon lang siya nag-confirm na tuloy na tong project na to. Ito lang po yung pagbabasehan natin ng cutting list. Itong portion na to, nakaparapet yan. Tapos ang gagamitin natin dito ay yung wall flashing lang, kasi kung wall capping masyadong malapad na, saka magmamahal yung presyo. So meron siyang hip, kaya gagamit tayo dito ng ridge roll. Itong gutter na to, nakakonkrito yan pati dito. So ang bagsak ng tubig pag ganito, saka pag ganun. So huwag na nating patagalin para makita nyo na kung paano natin gagawan to ng cutting list. Okay? Sa pagka-cutting list po, itong kunyari, ito yung sinukat nyo, ito yung haba ng panel. Tapos dito, kukunin nyo lang po yan pag gagawa na kayo ng cutting list. Ipo-project nyo sa drawing nyo. So, gawa natin ng halimbawa. Itong 6.6 meters na to, gagawa natin yan ng linya. Ito yung gagamitin natin, scale, saka kung meron kayo nitong kahit maigsi lang na T-square para maganda yung pagkakalapat ng mga linya. So gagamitin natin dito 1:50, ayan po, para lumaki yung drawing. Ito yung katumbas nyan, 1 meter to. 1:500 to, binawasan lang natin ng 0, kaya naging 1:50. So babawasan din natin to ng mga 0, kaya ito magiging 1, 2 meters, 3 hanggang pataas. So kung 6.6 meters yon, dadalhin mo yan dito, 6.6 meters. Ayan po, gagawa kayo ng linya 6.6. So, mula dito hanggang dyan, kita nyo 6.6 meters. Ayan po, dito 6.6 meters yan. So dito naman sa kabila, itong 5.5 meters ganun din, gagawa kayo ng linya, tapos susukatan nyo ng 5.5 meters. Ayan po. Ayan. So ito yung 5.5 meters nyo. Mula dito hanggang dyan. So ipoproject nyo lang po yan. Ganyan. Dapat straight line siya. Okay? Ngayon, ito naman na itong haba na to,
3.10 meters dito sa gutter line. 3.10 dito yan. Yan. 3.10 meters. So, mula uli dito hanggang dyan, 3.10 meters yan. Project nyo uli dyan. Tapos, meron siyang pababa na kalating metro o 0.50 meters. Mula doon kung saan tumigil yung 3.10, bababa ka. Kasi yun ang nasa actual na disenyo. So, mula ulit dito, hanggang dyan, 3.20 meters. Hanap ulit kayo ng 3.20. So, yan po ang 3.20. Yan, 3.20. So dito siya. Gawin na natin 3.3. Ngayon, ito naman na ridge line, yung para sa ridge roll. So ang sukat niya 9 meters. 9 meters. So dito siya titigil. Okay? 9 meters yan. Tapos kukonekta nyo yung sa gutter line. Kahit hindi sumakto dun sa dating sukat, okay lang yan kahit dahil kunti lang naman. So dito naman sa kabila, itong 2.5 meters. So kukunin nyo yan. 2.5. So kukunik tanyo uli yan. Diba madali lang. Tapos yung ito kalating metro uli pababa. Tapos 3.3 meters. So, galing dito hanggang dyan 3.3. Yan. Yan yung titigil. Tapos connecta ulit. Yun. Tapos yung sukat ng sa ridge line 9 meters. Yan. Ganito na po yung formahan ng kinating list nyo. So ngayon, ang kulang na lang natin ay yung number of pieces ng panel saka bended accessories. So gagamit tayo ng rib type na may 1.04 yung coverage. Na-divide ko na to kanina yung sa coverage para hindi na tayo matagalan. So itong mga linyang yan, yan po yung effective coverage. So, mula dito hanggang dyan 1.04. Mula dito hanggang dyan ganun din. So i-divide nyo lang po yan. Ganun din dito. Yan na distance yan na yan. Ganun din dyan sa mga susunod.
Tapos hahatiin nyo na siya sa pamamagitan ng linyang to. Yan. Gawin natin para naka-highlight. Yan po. Mula dito sa gilid hanggang dyan, 1.04 po yan. Yan. Kung sa AutoCAD to, eksaktuhan yung pag-divide nito. Kaso, manual muna tayo para maka-relate yung iba. Lahat po yan 1.04 meters. Yan. So, ito yung ganyan. Ito po yung 6.6 meters. Tapos ito yung sa 5.5. Pero hindi natin gagamitin yung panel na 5.5 kasi para makatipid. Itong portion na to sa pinakagilid, idudugtong natin doon para tipid. So sa unang tingin, makikita mo na sa 2, 3, 4, 5, 6. 6 din dito. So parang 12 pieces ang panel niya. So, gagawin lang natin niya na 6 na piraso yung i-order natin. Okay, so ito na yung haba nito, itong mula dito hanggang yan, yan po yung panel. So ang susukatin nyo lang po ay ito, nasa 1.30. Okay, 1.3 meters. So, idudugtong nyo lang po yan dito. 1. So, gagawin nyo 1.4 para meron kayong tolerance kung sakaling magkamali yung cutting. Safe kayo. So, ang total niya 5.90. Gagawin na natin yan 6 meters. 6 meters na. So ito wala na to. Kasi yung pinutol dito, dito na. Yun lang. Ngayon itong kasunod, two 2.20. Idudugtong lang natin dito. Okay. 2.20. Gawin natin 2.30. Yan. So, 6 meters uli. Okay. May pasupra na yan. 6 meters. Na to bibilhin. Ngayon, itong kasunod, sukatin nyo ulit yan. 3.15 lang. So, gagawin natin yan
kahit 3.3 na para safe. Safe na safe. Yan, 3.30. So magto-total siya ng 6.5 meters. Yan. So ang bibilhin mo dito tong side na to, tatlong piraso lang yung mga pinuto niya dito na. Kasi iba kung iisa-isahin mo yan, masyado kang mapapamahal. Yan. Kung ito lang ang i-order mo. Yan. Mahal yan. Kasi itatapon mo yung sobra nito. Okay? So, parehas po yung proseso dito, kabila. So, ito, sa 2, 3, 4, 5. So, yung kasi alanganin to, yung kinating dito, ito na. Sobra-sobra na yan dito. So, itong pangalawa, idudugtong natin itong panel na to. Yan. Meters. Dugtong natin dito. 2.10 na gagawin natin. So, magto-total siya ng 6.10 meters. 6.10 yan. 6.10 meters. Wala na to. Ngayon, yung ito, dudugtong din natin dito. Sukat niya ay 3.20. So, 3.30 na yan. Para may pasubra. So, ang total na length niya 6.50 meters. Ayan. 6.50 meters. So, diba? Tatlo dito, tatlo dyan. Pero yung makin natin, dito mapupunta. So, diba tipid? Kasi kung isa-isa yung order mo yan, maraming scrap yan. So sa bended naman, itong portion na to wall flashing. Pagkuha niya, i-add mo lang tong 6.6 plus yung 5.5 meters. So magto-total ka ng 12.10 meters. So, di-divide lang yan sa 2.34 meters na effective length ng bended. Kakam out ka nyan, alam ba yan? 12.10 divide 2.34. So, 5 piraso. 5 pieces na wall flashing. Tapos, itong ridge roll dito. Ito po, itong linya na to. Ridge roll. 9 meters. 9 meters. Divide 2.34 equals 9 divide 2.34, so 3.8. So apat na yan, apat na piraso na yan para sa ridge roll. So, kompleto na.
anim yung panel na piraso, saka ito yung sa bended. So kung meron kayong nakukontrata na ganito yung disenyo, maliit lang pero mas mapapaliit pa yung gagastuin nyo, kasi nga ginamit natin dito yung tapon-tapon na technique. So makakamura talaga kayo. So sana po may napulot kayong kahit katiting lang na kaalaman sa presentasyon natin ngayon. Salamat po.